sa 135 araw ng konflik sa pagitan ng Ukraine at Russia. Tila ata nagkakaroon na ng pag-unlad ng pagbawing ginagawa ngayon ng Ukrainian forces dahil na din sa mga supply na ipinadadala ng kanluran. At tila kumpiyansa na din sila na mababawi nila ang ilang teritoryo at mapapatras nila ang kanilang mga kalaban dahil sa kanilang opensibang ginagawa. Kaya naman ngayong araw na ito, ibabahagi namin sa inyo ang ilan sa mga nangyayari ngayon sa battlefield at ang mga kaganapan na din na ginagawa ngayon sa iba't ibang mga bansa kaugnay sa nangyayari ngayong digmaan. At sa mga nagtatanong naman kung bakit wala ako masyadong nilalabas sa balita sa ginagawang hakbang ng Ukraine sa gera, ito ay dahil kakaunti lamang ang nilalabas ng media patungkol sa kanilang accomplishment at sa kanilang ginagawang diskarte. Pero sa mga nakaraan nating video, nailabas na din natin ang ilan sa kanilang mga ginawa, gaya na lang ng pagpapalubog ng barko ng kanilang mga kalaban. Kaya naman sit back, relax at mag-enjoy at manatili ka lamang nakatutok sa ating video. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Sa ngayong araw na ito, ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay nagbabala na ang Moscow ay halos hindi pa nagsisimula ng campaign nito sa Ukraine. At direkta niyang sinabi sa kanluran na subukan siyang talunin sa larangan ng digmaan. Sinabi mismo ni Putin na ang prospect para sa anumang negotiation ay lalala habang tumatagal ang conflict. Sa isang talumpati sa mga pinuno ng parliament, dapat malaman ng lahat na sa pangkalahatan, wala pa kaming halos sinisimulan. At habang tumatagal, mas lalong mahirap para sa kanila na makipag-ayos para sa amin. Ito mismo ang sinabi ng Pangulo ng Russia. Перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. Тatlong tao naman ang nakitil at lima naman ang nasugatan matapos magpapatok ng racket ang mga Russian forces sa Kharkiv. Ito naman mismo ang sinabi ng governor sa lugar. Hindi din bababa sa isang tao ang nakitil at anim naman ang nasugatan sa isang hiwalay na missile strike sa Kramatorsk na tumama sa residential area. Ito mismo ay ayon sa regional director ng Donetsk. Sinabi pa mismo ni Paulo Krylenko na ito ay sinadyang pag-atake at hindi ito matitigil hanggat hindi nila napipigilan mismo ang mga Russian. Sinabi naman ng alkalde ng Sloviansk na ang kanyang lungsod malapit sa Kramatorsk ay nasa ilalim ng isang sunog sa Russia. Ang ilan sa mga residente ay nasugatan. Dinagdag pa mismo ng Ukrainian military na talagang tumitindi ang pressure na ginagawa ng Russia sa pamamagitan ng malakas sa pag-atake sa Sloviansk at mga kalapit na populated areas. Sa ngayon naman nakagawa ng matinding hakbang ang Ukraine at nasira nila ang ilan sa mga malupit na sandata ng Russia. Inulat mismo ng Operational Command ng Ukraine sa Timog noong July 7 na nakapuksa sila ng 12 Russian forces at dinurog nila ang isang Russian MSTAB howitzer, isang imbaka ng bala at isang Orlan 10 UAV at isang tangke. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Russia na kinitilito ang mga Ukrainian servicemen na nagtaas ng watawat ng Ukraine sa kamakailang nakuwang Snake Island. Ang mga authority ng Odessa ay lumitaw upang kumpirmahin na ang missile strike ay tumama sa isla at winasak din ng mga Russian ang dalawang grain hangars sa rayon na kung saan naglalaman ng 35 tons ng pagkain. Itinanggi naman ng Ukraine ang mga ulat na may nakitil sa kanilang hanay. Sinabi naman mismo ng dayuhang analyst na maaaring pansamantalang pinapawi ng Russia ang opensiba nito sa silangan ng Ukraine sa isang operational post habang tinatangka ng mga puwersa nito na muling magtipon para sa bagong pag-atake. Ang mga Russian forces ay hindi nag-claim o nag-assess ng mga nakuwang teritoryo sa Ukraine noong Miyerkules sa unang pagkakataon sa 133 araw ng digmaan. Ito mismo ay ayon sa Institute for the Study of War. Ipinatawag naman ng Ukraine ang Turkish ambassador matapos itong sabihin na pinahihintulutan ng Turkey ang isang barkong may bandera ng Russia na may dalang tunay toneladang butil ng Ukrainian na umalis mismo sa daungan ng Kharso. Nagbabala naman mismo ang UN tungkol sa isang nag-aambang tagutom dahil na din sa pagharang ng Russia sa mga butil ng Ukrainian. Sinabi mismo ni Patrick Beasley na isang tagutom ang nakatakdang mangyari sa susunod na 2 taon at nananawagan para sa isang agarang pag-alis ng harang sa 25 metric tons ng Ukrainian grain na nakulong sa isang blockade ng Russia. Nakipag-usap naman mismo si Boris Johnson kay Volodymyr Zelensky
upang ulitin ang matatag na suporta ng United Kingdom sa kanila sa kanyang pagre-resign bilang isang Prime Minister ng Britain. Sa kanyang talumpati sa pagbibitiw, direktang hinarap ni Johnson ang mga tao ng Ukraine at ipinangako na ipagpapatuloy ng UK ang laban para sa kalayaan hanggat kinakailangan. Ang pagre-resign din mismo ni Johnson sa katungkulan ay sinalubong ng kagalakan at pang-aasar ng Moscow. Sinabi mismo ng tagapagsalita ng Kremlin na kung hindi nila tayo gusto, mas hindi din namin sila gusto. Ito mismo ang sinabi ng ambassador ng Russia sa Britain na si Andriy Kelin na kung saan mas gugustuhin ng Moscow. Ang isang taong hindi gaanong antagonistic para mamuno sa UK. To the people of Ukraine, that I know that we in the UK will continue to back your fight for freedom for as long as it takes. Ang administration naman ni Joe Biden kamakailan lamang ay nakikipaglaban sa mga pag-urong sa lahat ng larangan. Ang mga Democrats ay talagang pinatunog ang alarma patungkol sa estado ng bansa. Dahil ang ekonomiya ng US ay sinasabing uurong sa pagtatapos ng 2022 o sa simula ng 2023. Dahil sa mataas na inflation, energy prices at mga dekada na mataas na rate ng interest na ipinakilala ng Federal Reserve. Ang sunod-sunod na iba pang kamakailang pagkurong na ito ay mas lalo magpapahina ng tiwala ng POTUS. Ми не віддамо нашу землю, вся суверенна територія України буде українською. Ang mga tao naman sa Ukraine ay hindi sasang-ayon sa anumang konsesyon ng teritoryo. Ito mismo ang sinabi ng Pangulo ng Ukraine. Ang mga Ukrainians ay hindi handa upang ibigay ang kanilang lupain upang tanggapin na ang mga teritoryong ito ay pag-aari ng Russia. Direktang sinabi mismo ni Zelensky sa CNN na ito ang aming lupain. Lagi namin pinag-uusapan yan at kaya namin itong patunayan. Sinabi din ni Zelensky na wala siyang nakitang security guarantee para sa kanyang bansa maliban sa pagiging membro ng NATO. At inilarawan niya ang desisyon na huwag bigyan ng NATO membership bilang isang pagkakamali.